Amen. Amen. Hindi sinabi ng mga minamahal na sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamalapin nun ay puro rosas. O magiging smooth lahat ng mga bagay, mga minamahal. Hindi po yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya kung ating isa-isahin, mga minamahal, anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Dahil naranasan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kapigatian. Naranasan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang pagdurusa. Naranasan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kahirapan, mga minamahal. Ano ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Mararanasan nyo rin yan. Subalit, ano ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa susunod, mga minamahal na linya? Be of good cheer. Ibig sabihin, maging matatag kayo sapagkat aking dinaig ang sanlibutan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pa man po nangyayari ang pagkabayubay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ay kanya na pong napagtagumpayan ang sanlibutang ito. Everybody shall praise the Lord. In the world, you shall have tribulation. Anong ibig sabihin po nito, mga minamahal? Ang mundong ito, mga minamahal, na ating kinagagalawan, mga minamahal, this is considered a fallen world. Ibig sabihin, ito po ay pinapangunahan na ng kaaway. Amen? Hindi na po ang mahal na Panginoon ang may hawak ng mundong ito, mga minamahal. Ito ay hawak ng kaaway. Amen? Kaya ang mundong ito ay punong-puno ng kapighatian, punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng mga pagsubok, mga minamahal. Dahil ito ay hawak na ng kaaway. We are in a fallen world, mga minamahal. Isang lugar ng mga pagdurusa. Isang lugar na kung saan punong-puno ng mga pagsubok at mga sandili may paghihinagpis. Maraming mga problema tayong kakaharapin, mga minamahal, bilang nasa mundo pa tayo, mga minamahal. Isang panahon ng mga pagkabigo at maaaring panahon ng pagkamatay, mga minamahal. Yan ang mundong ating kinagagalawan, mga minamahal. Subalit, napakaganda ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Kung ating pagbulay-bulay ng talatang ating nabasa, mga minamahal, hindi ipinangako ng mahal na Panginoon na kapag Kristiyano na tayo, exempto na tayo sa mga pagsubok. Hindi po, mga minamahal. Hindi po yan, mga minamahal, ang katagang binitawan ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo magiging exempto sa kahirapan, na tayo magiging exempto sa mga karamdaman, na tayo magiging exempto sa kamatayan, mga minamahal. Hindi po yan ang sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nasa mundo pa lang tayo. Amen? Ipinakita mismo ng ating pinakamamahal na Panginoon na maging siya bilang Diyos na makapangyarihan na nasa anyong tao, mga minamahal, ay dumaras din naman ng ganito mga bagay. Dumaras din naman ng paghihirap, mga minamahal. Dumaras din naman, mga minamahal, ng persecutions, ng judgments in many forms, in many aspects, in many forms and levels, mga minamahal. Different tribulations in the world. Pero anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Maging ang mga apostoles. Kung ating pagtitignan, mga minamahal, pag-aaralan kung paano, mga minamahal, namuhay ang mga apostoles ng ating pinakamamahal na Panginoon noong unang panahon, noong mga panahon na iyon, mga minamahal. Sila din naman ay umarap sa mga matitinding pagsubok. Subalit dahil meron silang tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen, hindi nila tinalikuran ang kanilang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinampalatayanan nila, mga minamahal, na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay makapangyarihan. Sinampalatayanan nila ang pangako ng ating dakilang Diyos na be of good cheer, I have overcome the world. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging matibay daw tayo, maging buo ang ating damdamin, mga minamahal, dahil napagtagumpayan na yan. Lahat na mga yan, mga pagsubok, mga problema, mga minamahal, mga hinagpis na yan, mga minamahal, napagtagumpayan na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord! At kung yan ay napagtagumpayan na ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibig sabihin, mapagtagumpayan din po natin. Amen! Amen! Kaya nga meron sa talata, mga minamahal, palaging pinapangaral na ating ginagalang, mga pastor, mga minamahal, ano man ang daranasin natin bilang mga tunay na anak ng mahal na Panginoon, wala tayong katatakutan, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, sa mamatay, sa mabuhay, walang problema, mga minamahal, tayo pa rin ay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Subalit tayo patuloy na dumadalangin, mga minamahal, dahil marami pa tayong pwedeng gawin sa mundong ito, mga minamahal, bilang mga tunay na anak ng mahal na Panginoon. Bilang ilaw at asin sa sanlimutan ito, mga minamahal, wala tayong ibang dinadalangin, kundi i-extend pa ng mahal na Panginoon ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Dahil kailangan pa maraming kaluluwa ang maligtas sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Alalahanin natin, mga minamahal, ang buhay natin na ito ay hindi sa atin na. Ang buhay na ito, mga minamahal, ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung hihilingin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, nabigyan pa tayo ng mahabang buhay, ng kalakasan ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, inaalay na natin ang ating buhay upang gamitin tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shall praise the Lord! Kaya kung ikaw ay pinaghimalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung ikaw ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon, nilutasan yung mga problema, mga minamahal, may dahilan ang mahal na Panginoon. Anong dahilan ng mahal na Panginoon? Ano yung purpose ng mahal na Panginoon? Yan ay upang gamitin ka sa pamamalakaya ng mga kaluluwa sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Dahil alalahanin natin muli, mga minamahal, hindi po tayong pumili upang paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo, isa, bawat isa sa atin, mga minamahal, ay pinili ng ating dakilang Diyos.
Kung lagi nating iisipin yan, maminamahal, sa araw-araw, bawat segundo, bawat minuto ng ating buhay, maminamahal. Amen? Ang magiging resulta niyan, we will always be humble in the sight of our loving God. Bakit, maminamahal? Sino tayo upang ibigin ng ating dakilang Diyos? Sino tayo upang pagpalain ng ating dakilang Diyos? Sino tayo, maminamahal, upang bigyan ng buhay na walang hanggan ng ating pinakamamahal na Panginoon at bigyan ng pagkakataon na gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa iba't ibang kapamaraanan? Everybody shout praise the Lord! Amen. Kaya sa buhay na ito, maminamahal, haharapin din natin ang iba't ibang klase ng mga pagsubok kagaya ng mga karamdaman, ng mga trahedya na ating mga napagdadaanan sa ating pang-araw-araw na buhay, maminamahal. Mga natural na sakuna na, maminamahal. Amen? Kaya kahit na Kristiyano tayo, maminamahal, kung may mga kalamidad, maminamahal, pagdadaanan din po natin yan, maminamahal. Amen? Mga pandemyang ating kinaharap, maminamahal, mga nagdaang taon. Kinaharap ng bawat Kristiyano yan, maminamahal. Subalit, anong naging bunga dahil tayo may tunay na pagkatako sa ating pinakamamahal na Panginoon? Narito tayong lahat, maminamahal, pinagtagumpay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord! Kaya kung ikaw, mahal na kapatid, ay humaharap sa mga pagsubok ngayon, maminamahal, alam natin, tunay ang pangako ng ating dakilang Diyos, ikaw din naman ay magiging mapagtagumpay. Everybody shout praise the Lord! Amen? Sabi nga, maminamahal, great blessing will not come without a great trial. Amen? Ang malaking pagpapala, maminamahal, ay hindi ibibigay ng ating dakilang Diyos hanggat wala kang pagdadaanan na pagsubok. At kung napagtagumpayan lang ng isang tunay na Kristiyano ang pagsubok, maminamahal, na ipagkakaloob o iaalaw ng mahal na Panginoon. Amen? Doon pa lamang ibubuhos ng ating dakilang Diyos ang kanyang masaganang pagpapala. Everybody shout praise the Lord! At alalahanin natin, mga minamahal, kung pag-uusapan ng pagpapala, hindi lamang sa mga material na bagay, mga minamahal. Maraming aspeto ang pagpapala, mga minamahal. Maaaring sa pisikal ng ating mga pangangatawan, mga minamahal, sa ating mga kalakasan, mga minamahal. Maaaring aaliwin ang iba sa ating, mga minamahal, sa pamamagitan ng mga pagpapalang material, mga minamahal. Subalit, ang mahalagang pagpapala na meron ng isang tunay na Kristiyano, mga minamahal, yung kaligtasan, yung spiritual na pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po yung mas mahalagang pagpapala, mga minamahal? The gift of contentment. Amen? Na anuman ang mangyari, mga minamahal, amen, lagi tayong kontento. Lagi tayong mapasalamatin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung meron daw tayo, mga minamahal, the spirit of contentment, mga minamahal, na nagmumula lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari, mga minamahal. Ang pagpapala ng iba magiging pagpapala din sa atin. Tayo ay nagagalak, mga minamahal, kung ang ating mga kapatid ay pinagpapala. Mga minamahal, dahil tayo kontento na sa kung ano yung pinagkakaloob o ipagkakaloob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord! Walang puwang ang inggit, mga minamahal, sa pagpapala ng iba. Bakit, mga minamahal? Dahil meron tayong espiritu ng contentment. Amen? Kapag may nagpapatotoo na sila'y pinagpapala, mga minamahal, pinapasalamatan natin yan, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil nararamdaman din natin ang kanilang pagpapala. Everybody shout praise the Lord! Amen? Iba-iba ang pag-aliw sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya kung minsan may mga maririnig tayo, marami tayong naririnig mga kapatiran sa kabila ng kanilang mga kasalatan sa buhay, mga minamahal, sila ay nagpapasalamat. Amen? Bakit, mga minamahal? Dahil andun pa rin yung kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, pinagpala sila ng karunungan, ng wisdom na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon na ang lahat ng mga bagay na kanilang napagdadaanan, maski mga problema or kawalan, mga minamahal, ay ayon pa rin sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord! Dahil kung wala tayong karunungan espiritual, mga minamahal, konting bagay lamang, konting kibot lamang, konting pagsubok, mga minamahal, maaaring aayaw na tayo. Amen? Maaaring matitisod na tayo. Eh, bakit naman si sister ganito? Bakit si brother ganito? Bakit sila malapay noon? Pulong-pulong, maraming sasakyan, malapay. Maraming bahay, bakit malapay noon? Subalit kung meron tayong karunungan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, bawat patotoo ay pasasalamatan. Oh, glory to God! Pinagpala ang ating mga kapatid! Tunay na buhay ang Diyos! Kahit na sa ikaw ay nasa pagsubok, mga minamahal, kahit na ikaw ay nasa karamdaman, kung may maririnig kang pinagaling ako na malapin, oh, glory to God! Buhay ang Diyos! Dahil meron tayong karunungan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, Jesus Cristo. Amen! Amen! Babalikan po natin, mga minamahal, yung karunungan na yan, mga minamahal, saan mag-uumpisa? Kung tayo ay may tunay na pagkatakot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen!
Kaya yung karunungan na yan, mga minamahal, yung wisdom na sinasabi po natin, mga minamahal, mag-uumpisa kung tayo ay may tunay na pagkatakot sa ating pinakamamalapin. Kagaya ng ating nabasa, ng mga unang mga talata, mga minamahal, ipinapamanhik sa atin na ating pinakamamalapin noon na tayo magkaroon ng tunay na pagkatakot at kilalanin natin ang ating pinakamamalapin noon, nag-iisang Diyos, mga minamahal, upang sa gayon, mga minamahal, tayo ay lalakad ayon sa kanyang kalooban at magkakaroon ng karunungan nagmumula sa ating pinakamamahal na Jesu Kristo. Everybody shout praise the Lord! Basahin po natin, mga minamahal, ang mga huling talata, mga minamahal, Romans chapter 8, verse 16 up to 18. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, kapitulo 8, versikulo 16 hanggang 18. Ang Espiritu din nagpapatotoo na kasama na ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. At kung mga anak, ang tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at ang mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung magkagayon sa pagtiis tayo sa Kanya upang tayo luwatiin naman na kasama Niya. Sa 18, sapagkat napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito na hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwatian mahayag sa atin. Ibalik po natin, mga minamahal, idagdag po natin yung 15, kaya hindi po, praise Lord. Dito po sa 15. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu na pagkaalipin sa ikatatakot, dapat ba tinanggap ninyo ang Espiritu na pagkakupkup na dahil dito sumisigaw tayo ng Abba Ama. Everybody shout praise the Lord! For ye have not received the spirit of bondage again to fear. Amen? Yan ang pilit, mga minamahal, na ginagawa ng kaaway, mga minamahal, maging sa mga tunay na mga Kristiyano na o mga pinili ng ating pinakamamahal na po Jesu Kristo. Pilit na sinisiksik ng kaaway, mga minamahal, amen, na tayo, mga minamahal, ay makasalanan pa rin. Amen? Kung tayo ay pinili na ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, tayo na ay pinagkalooban, mga minamahal, ng Espiritu na tayo pinalaya na ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Espiritu ng pagkailipin, mga minamahal. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Ama. Kaya mga minamahal, nagkaroon tayo, mga minamahal, ng karapatan na tumawag at manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Anong ibig sabihin ng karapatan na yan, mga minamahal? Amen? Every time that we raise our hands, tayo ay nagluluwalhati, sumasamba, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ipinapadama sa atin na ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang banal na presensya. Everybody shout praise the Lord. Sa tuwing tayo, mga minamahal, ay nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa tuwing tayo umiiyak sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kabila ng kalubayan, sa kabila ng mga pagsubok, ng kahirapan, kapighatian, mga minamahal, nararamdaman natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Dahil dito, sabi dito, mga minamahal, tayo, mga minamahal, ay sumisigaw daw. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na sumigaw at humiling sa ating pinakamamahal na Panginoon, Abba, Ama. Amen? Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Amen? Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, mga minamahal, makikita natin na tayo ay mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipapakita, mga minamahal, sa sanlibutan nito na tayo tunay na mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nasa atin daw ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kailan po pumasok ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa atin? Nung tayo po ay nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, doon pumasok ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon na siyang nananahan sa ating mga puso. Amen? Kaya nga palaging sinasabi at pinapangaral sa atin ng ating beloved Stan Pastor, mga minamahal, na kailangan natin bantayan ang ating mga puso na maging busilak lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil sa ating mga puso na nananahan ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. And if children, then heirs of God and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Amen? Kung babalikan natin yung nabasa nating talata, mga minamahal, anuman ang mga naranasan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kagaya rin ang mga naranasan ng mga apostoles, ng mga naunang mga Kristiyano, ganyan din naman ang mararanasan natin. Subalit, mga minamahal, ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, if we suffer with Him, we may also glorify together. Everybody shall praise the Lord. Tayo din naman, mga minamahal, ay luluwalhatiin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang dakilang pagbabalik. Everybody shall praise the Lord. For I reckon that the sufferings of these present times, amen, napapatunayan daw natin bilang mga tunay na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat. Anong hindi karapat-dapat, mga minamahal? Hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Amen? Ano yung kaluwalhatian na mahahayag sa atin, mga minamahal? Ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen?
Amen. If you have tasted heaven, mga minamahal, ayaw mo nang bumalik, mga minamahal. Ganyan daw, mga minamahal, ang ating ang ipaparamdam. Yun daw, mga minamahal, ang ipaparamdam ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen. Tayo na nga lang, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ipinaparanas na sa atin ating pinakamamahal na Panginoon, a taste of heaven. Bakit, mga minamahal? Amen. Yung nagiging mapagtagumpay ka pa lamang, mga minamahal, there is a taste of heaven. Ang mga pagpapalang, inaaliw tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, there is a taste of heaven, mga minamahal. Mga pagsubok na iyong napagtatagumpayan, mga minamahal, there is a taste of heaven, mga minamahal. Amen? Amen. Ang kalakasan, ang katatagan, ang kaligayahan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, there is a taste of heaven. Most especially, mga minamahal, the holy presence, the sweet presence of our loving God is a very sweet taste of heaven. Amen? Sa tuwing tayo nagtitipon-tipon, mga banal, ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibinubuhos ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na presensya, mga minamahal, ibinababa ng ating pinakamamahal na Panginoon ang langit. Amen? 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 Kaya ganoon na lamang, mga minamahal, ang pag-iyak ng mga Kristiyano sa tuwing kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil nadarama natin ang pag-ibig, ang kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? There is a glorious hope. There is an everlasting life promised to each and every one of us who will remain in Christ Jesus. Sila lamang, mga minamahal, na magtitiis hanggang sa kawakasan. Anong sabi ng mga kasulatan? Sila lamang ang maliligtas. Amen? Kaya kailangan po tayong magtiis sa kabila ng mga kapighatian, sa kabila ng mga pagsubok, mga minamahal, dahil alam natin na tayo magiging mapagtagumpay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At upang sa gayon, mga minamahal, tayo na magtitiis hanggang kawakasan, tayo ay ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord! Huling talata, mga minamahal, maganda na po ang ating mga awit, mga manunugtog, mga minamahal. Una, mga taga-Korinto, 15:58, praise the Lord. Dito sa aklat ng mga unang taga-Korinto, kapitulo 15, talatang 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag magkilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ano man ang kaganapan sa ating mundo, mga minamahal, pilit man tayo, mga minamahal. Amen. Napasukan lang katakutan sa mundong ito, mga minamahal. Anong sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? Mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag. Everybody shall praise the Lord. Be steadfast, unmovable, mga minamahal. Huwag makilos. Ano yung unmovable, mga minamahal? Ibig sabihin, hindi daw tayo, mga minamahal, masusway. Amen. May mga pagsubok, mga minamahal. May mga katitisuran man sa ating mga daanan, mga minamahal. Huwag daw tayong liliko, mga minamahal. We have to be unmovable. Always abounding in the work of the Lord. Anong ibig sabihin niyan, mga minamahal? Laging sumasagana sa paggawa, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Laging sumasagana sa paggawa ng mabuti sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Laging sumasagana sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Lalong-lalo na, mga minamahal, sa ating mga kapatid sa pananampalataya, mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Laging sumasagana, mga minamahal, sa loob at labas ng iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi tayo natutuwa. Amen? At sa tuwing may gawain, mga minamahal, natutuwa tayo, mga minamahal. Amen? Kahit napaiba-iba yung mga schedule po ng mga services po natin, mga minamahal, natutuwa pa rin tayo, mga minamahal. May kagalakan tayo, mga minamahal. Dahil anong sabi dito, mga minamahal, laging sumasagana daw sa gawa ng Panginoon. Amen? Ang pagdalo natin, mga minamahal, ay pagiging masagana sa paggawa. Sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa nga kulang, mga minamahal. Halos minsan, mga minamahal, araw-araw na lang gusto mo may gawain, mga minamahal. Amen? Amen? Always abounding in the work of the Lord, mga minamahal. Naghahayo tayo, mga minamahal. Nagsishare tayo ng kabutihan ng mahal na Panginoon. We share the gospel. We share the testimony, mga minamahal. Huwag nating isipin, mga minamahal, na ay, kulang ako sa kalaman ng salita ng mahal na Panginoon. Hiya ako mag-share, mga minamahal. Your life itself, mga minamahal, is a living testimony. Your life itself, mga minamahal, is a living proof of the word of the Lord living in your life, mga minamahal. Amen. Sa bawat pagpatotoo mo, mga minamahal, na ikaw ay pinagaling ng mahal na Panginoon, inilalahad mo ang kapangyarihan na nasasaad sa salita ng mahal na Panginoon. And that is the word of God, that He is a healer. Amen? Ipinapatutulong mo, ikaw ay niligtas ng mahal na Panginoon, ikaw ay binago ng mahal na Panginoon. Yan ay salita ng mahal na Panginoon na nabubuhay sa iyong buhay, mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Kaya yung mga patutuo po natin, mga minamahal, yun yung mga salitang nananalaytay sa ating mga katauhan, mga minamahal. Those are the words of the Lord. Amen? That's why if we share our testimonies, mga minamahal, you are sharing the gospel.
Amen? Dahil yung mga testimonyo, yung mga kaganapang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga buhay, mga minamahal, yan yung mga buhay na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na naganap na sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Amen? Lagi tayo magtatawag, mga minamahal, dahil alam natin na hindi masasayang ang ating paghihirap at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon gaya ng nasusulat. Everybody shout praise the Lord. Hindi daw masasayang. Amen? Kahit ang pagpulot natin ng konting basura, mga minamahal, amen? Sa ating daraanan, mga minamahal, amen? Pagligpit natin ang mga upuan, mga minamahal, ano mga bagay na ating pagtulong sa gawain, lalong-lalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga pagkakaloob natin, kahit na maliit pa yan, mga minamahal, ayon, mga minamahal, sa ating kakayanan, lahat yan ay hindi mapapawalang bahala, mga minamahal. Amen? Lahat ng mga yan, mga minamahal, ay hindi mawawalang kabuluhan sa ating pinakamamahal na Panginoon. All these things will be rewarded. Amen? Yung reward na yan, mga minamahal, minsan ibibigay na ng mahal na Panginoon dito sa lupa. But the greatest reward ay ipagkakalob na ng ating pinakamamahal na Panginoon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon, Kristo. Kaya walang kalugihan po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magkaroon lang po tayo, mga minamahal, ng tunay na pagkatakot sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Praise the Lord. Tayo pong umawit, mga minamahal. At patuloy natin pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, Kristo. Nasa mga sandaling ito, mga minamahal, ay patuloy tayong pinagtitibay. Tayo yung pinipili ng ating dakilang Diyos upang siya ay ating paglingkuran at ating luwalhatiin, mga minamahal. At dalangin natin by faith hanggang sa kanyang dakilang pagbabalik, mga minamahal, tayo pa rin ay sama-sama narito, mga minamahal, at sama-samang haharap sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Tapos lahat ay umawit, mga minamahal.